Welcome to Brethren in Christ Christian Ministries. Okay, minsan pa, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po'y binayaan muli ng Diyos ng pagsama-sama. Bagamat tayo po'y nakikita sa online, but thank you very much at tayo po ay minsan pang makakaranas sa grasya ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin, banalaming Diyos. Minsan pa, marami pong salamat sa mayaman mong biyayang ito na alam namin pinagandahan mo po kami upang taglayin namin, O Diyos, ang laan mong biyay at tanggapin upang aming buhay lalo pang bumuti, O Diyos, sa kanyang kalagayan. Kaya, Ama, dalangin po namin na sa umagang ito, kasihan mo po kami ng Espiritong Banal, pagtagumpayan mo po kami, O Diyos, sa pangangaral at pakikinig ng iyong mga salita sa araw na ito, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Biblia, maraming mga makasaysayang umaga ang naganap. Ilan sa mga ito ay Our Savior prayed early in the morning. Ang Panginoong Hesus, umaga kung manalangin. So si Joshua naman po, inilalarawan ng isang tao kung gumising ay umaga ng umaga. Ibig sabihin, early in the morning. In Genesis 22, umagang bumangon si Abraham at isinama niya si Isaac sa Mount Moriah upang ito ay handog nang siya ay i-request ng Diyos. Isang umaga si Jacob ay nagising mula sa pagtulog at naglatag ng mga bato doon sa Bethel bilang parangal sa Diyos. Isang malwalhating umaga para kay Daniel ang sumalubong sa kanya mula sa kulungan ng mga leon. Ngayon, gaano kaganda ang umagang ito para sa mga alagad ng Panginoong Hesus na makita at mapatunayan, no? Isang buhay, sabi nga dyan, ang ng Panginoon at totoong naganap lahat na sinabi niya. So dito po makikita natin yung isang buhay na Panginoon or the resurrection. So ito po ang aking tatalakay ngayon. I will break that series in Genesis, but go to that. Sabi nga po, kung kayo po ngayon nanonood, na araw ng Linggo, this is now the day that we celebrate, the day of resurrection. Sa Lucas 24 verse 1, natin pong babasahin, sabi niya, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga napabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Then in verse 3, ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Verse 5, dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyong sinabi niya sa inyo nung siya'y nasa Galilea pa siya. Verse 7, ang anak ng tao'y kailangan pagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. In verse 8, sabi niya, naalala nga ng mga babae mga sinabi ni Jesus nung una. In verse 9, kaya tumuwi sila at sinalaysay nila sa labing isa at sa iba pa nilang kasamaan ang buong pangyayari. Then in verse 11, akala ng mga apostol ay kaibangan lamang kanilang sinasabi kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Verse 12, ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan, pumasok siya sa pagtingin niya sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang ipinambalot kay Jesus. Kaya tumuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ito ang isang umaga na kakaiba at punong-puno ng katotohanan at pag-asa na ating pag-aaralan sa umagang ito at sa biyaya ng Panginoon, mabago nito ang ating mga buhay. I would like for us to spend some time today looking at a special morning, that great morning when our Savior, the Lord Jesus Christ, conquered death, hell, and grave. So dito, wala itong katulad na pangyayari sa nakaraan at wala na itong magiging katulad pa sa darating na kagaya ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. So dito makikita natin isang pambirang umaga na kung saan muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Isang pambirang umaga na makikita natin ang pagkatalo ng kamatayan at magbibigay ng pag-asa sa mga nananalig sa Kanya. Oh, what a morning na meron po tayo ngayon na ating titingnan. So, I want to examine again the wonderful events that occurred the special morning when Jesus Christ arose from the dead. On this Resurrection Sunday, I would like to study the resurrection of the Lord Jesus Christ. I want to share a few observations. Tingnan po natin yung mga ilang pwede nating pagmasdan sa umagang ito na walang katulad. Una, ang kanda ng umagang yon, iyon ay isang umaga ng seryosong pagninilay-nilay.
It was a morning of solemn reflections. Nagsimula isang umaga ng unang araw ng Sanglinggo pagkatapos mamatay ang Panginoong Hesus sa krus. Ilan ang bababaeng nagpunta sa libingan para tapusin ang paghahanda sa paglilibing. Ang paghahanda sa paglilibing ay sinimulan ni Nicodemus at ni Jose ng Arimathea sa unang gabi nang namatay ang Panginoon. In John chapter 19 verse 38, binanggit ang mga pangyayaring yun. Ang sabi dyan, pagkatapos nito, si Jose na taga Arimathea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng paintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palim lamang dahil sa takot niya sa mga udyo. Pinaintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Then in verse 39, sabi niya, kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus sang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Sa verse 40, kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang minabalot sa isang mamahaling tela ayon sa kaugalian ng mga udyo. In verse 41, malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay mga isang alamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil doon ay bispiras ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. So dito makikita natin siguradong merong prueba na sa panahon yun talagang namatay ang Panginoong Jesus. Kaya sabi sa verse 19, kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga udyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, ang sabi niya. So dito makikita natin isang mapambihirang pangyayari sa umagang yon ang nakita natin at masasaksihan natin. Siguradong takot, malulungkot ang mga babaeng yon at mga alagad naman ay natatakot din. Naganap sa kanila ang isang, sabi nga, prophetic word ng Panginoon sa kanila sa ang mga tupa ay magkakawatak-watak. Ang sabi sa Mark chapter 14 verse 27. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Bakit sila gulong-gulo sa oras na iyon? Why were they so upset? Paniwalang paniwala sila, ito po yung mga dahilan, makikita natin. Paniwalang paniwala sila si Jesus ang tagapagligtas na dumating. Jesus, sabi nga, they had all believed Jesus to be the Messiah. Inilagak nila ang kanilang pananampalataya sa Kanya at inasaan nila na itatayo niya ang kanyang kaharian at mapapalaya sila sa pangaalipin ng Roma. Bagamat sinabi ni Jesus sa kanila ang patungkol sa kamatayan niya at ang kanyang umiling pagkabuhay, hindi nila masyadong naintindihan yon ang mga sanilitang yon ng ating Panginoon. At ngayon, siya ay patay. Nangahawakan sila sa sinabi ng Panginoon na siya ang tagapagligtas. Subalit siya ngayon ay patay. Isang malaking palaisipan sa kanilang lahat yun. And they are demoralized. Ito po nangyari sa kanila at that time nang mamatay ang Panginoong Jesus. Una, demoralized sila. Hinang-hina ang kanilang loob. So, nawalan sila ng kalakasan, nawalan sila ng drive sa kanilang mga buhay. Pangalawa, disillusion sila. Nagkaroon sila ng mga maling akala o haka-haka. Marami nang naglalaro sa kanilang mga kaisipan. At yung pangatlo, they are despondent. At nalulumo sila. At pangapat, they are defeated. They were defeated. Talunan ang kanilang pakiramdam. Sila'y talong-talo dahil nawala o namatay ang kanilang guro. Ang isang pinaglagakan ng kanilang buong pag-asa ay mistulang nawala. Ang isang tao na nagpabago ng takbo ng mga buhay nila sa pamamagitan ng kapangyarihan at nagparamdam ng pagmamahal ng Diyos sa kanila ay brutal at very humiliating na pinatay o namatay. Isa itong napakalungkot na araw para sa mga alagad ng Panginoon. Ganon ang kalagayan nila nang mamatay ang Panginoong Jesus. Lubos silang na-demoralize, lubos silang natakot, lubos silang nalungkot at nawalan ng pag-asa. Habang pinagbubulay ko ang mga kalungkutan ng mga alagad, naintindihan ko ang kanilang matinding dalamhati. Kahit si Apostol San Pablo, sinabi niya ito sa kanila sa 1 Korinto 15:12. Sabi niya, ngayon, kung ipinapangaral
naming si Kristo'y muling nabuhay. Bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhay muli ang mga patay? In verse 13, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Sabi niya din, at kung si Kristo'y, verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. In verse 15, kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi namin pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. In verse, sabi niya dyan 18, hindi lamang yan, lilitaw pa ng lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Then in verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sinasabi ng mga talatang ito sa atin, kung si Jesus ay patay na hanggang ngayon, kung gayon, meron talaga tayong dahilan para magdalamhati. Kung si Jesus patay na hanggang ngayon, lahat tayo ay pupunta sa impyerno at walang anumang pag-asa na dapat asahan pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, maging sa mga buhay natin ngayon na narito ngayon at sa darating. Tayo na ang pinakamiserableng tao kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus. So it was a solemn, sabi nga, reflection. Yun ay isang umagang malalim na pagninilay-nilay ang naranasan ng mga alagad. Sabihin, malalim na kung saan ay pwede lang pagdudahan ang mga tinuro at ang mga nangyari yon ay nagdulot sila ng malalim na kalungkutan sa kanilang mga buhay. Ngayon, titingnan natin. Pangalawa, yun yung una. Yun ay isang umagang nakakagulat ng mga pahayag. It was a morning of a startling revelations. Sabi niya dyan, sa gitna ng kanilang makalungkutan sa umagang yun, ang Diyos Ama ay biglang nagbigay ng isang biyaya na napakasakit para sa kanya para i-minister ang kanilang mga puso. Ano yun? Ilan lamang po dito sa mga parang ginawa ng Diyos para palakasin ang loob nila ay makikita natin na sa mga nalulungkot na mananampalataya na ginawa ng Ama para sa kanila. Una, ano-ano yung mga ginawa na yun? Ito po, una, pinagulong niya ang batong nakatakip sa libingan. In Lucas 24 verse 2, malaki po implication to. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Tingnan natin sa detalyeng sulat ni Marcos. Sabi niya sa Mark chapter 16 verse 2, sabi niya, kinaumagaan ng Linggo sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. In verse 3, ngunit sila'y nagtatanungan sa isa't isa, sino kaya maaari nating mapakiusapang manggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? In verse 4, nasabi nila yon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. So dito makikita natin, pinagulong ang bato hindi para makalabas si Jesus, kundi para makapasok ang mga alagad at mapatunayang muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Not let Jesus out, but to allow the Lord's followers in. Yan po ang intention. Bakit na ipagulong ang bato? So dito makikita natin, iyon ay isang himala na gustong ipakita sa kanila ng Ama kung ano ang nangyari. Pangalawa, nagpadala ang Diyos ng mensaherong anghel, dala ang mabubuting balita na si Jesus ay nabuhay. Ang sabi diyan sa verse 4 sa Lucas chapter 24, natigilan sila at nagtaka kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Then in verse 5, dahil sa matinding takot, sila'y nagpatirapa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo inahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? In verse 6, wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi sa inyo ng nasa Galilee pa siya. In verse 7, ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mula ng pagkatao nila, wala pang ganong balita na narinig nila. Isa ito sa maingay na balita noon hanggang ngayon at sa darating na mga panahon. Balita na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Pangatlo, na ginawa at nangyari sa kanila, sa pamagitan ng Diyos, pinalakas niya ang loob ni Pedro. At sabi nga, nakita niya
Lumakas ang loob ni Pedro at binuhay muli ang kanyang loob. Ang sabi niya dyan in Mark 16 verse 7, bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. So dito makikita natin one of the discouraged disciple, siya po ay muling pinalakas ng Panginoon dahil sinabi sa kanya na siya ay muling binuhay. Pangapat, kinatagpo niya si Maria Magdalena sa labas ng libingan. He met Mary Magdalene outside the tomb. Sabi niya in John 20 verse 11 to 17, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan nang yumuko siya at sumilip sa loob. Verse 12, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ang puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Verse 13, tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. In verse 14, pagkasabi nito, inapalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yon. In verse 15, tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sinong nahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay ang ardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan siya dinala at kukunin ko. Verse 16, Maria, sabi ni Jesus, umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, nang ibig sabihin, Guru! In verse 17, sabi ni Jesus, huwag mo akong awakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga patid at sabihin mo sa kanila na aakit ako sa aking Ama at yung Ama sa aking Diyos at yung anyong Diyos. So dito makikita natin, Mary extremely loved ang ating Panginoon Jesus. Mahal na mahal niya at nakita niyang muling nabuhay. And then in verse 5, anong ginawa sa kanila? Nag-iwan ng mensahe para sa kanyang mga alagad sa loob ng libingan. So dito makikita natin in John 20 verse 5, yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. In verse 6, nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi iwalay na nakatiklop sa tabi. So hindi magulo ang ayos sa loob ng libingan. Nandun ang katahimikan at kaayusan. Nakatupi ng maayos ang pinambalot sa katawan at mukha ng Panginoon. Ang mga ito ebidensya kung ano ang katotohanang nangyari sa umagang yon na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. At nakita nila yon at napatunayan. So yun ang ginawa sa kanila ng Panginoon o ng Diyos. Panganim na ginawa sa kanila, ipinakilala niya ang sarili niya sa mga naglalakad na dalawang alagad. He revealed himself to two disciples as they traveled. Ang sabi niya dyan, sinabi naman ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpapakita siya kay Simon, sabi niya. O nagpakita siya kay Simon. Verse 35, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus, ang paghahati-hatiin nito ang tinapay. So itong dalawang magkaibigan nito, itong dalawang alagad na ito, nagkukwentuhan sila habang naglalakad. Pagkatapos, kinausap sila ng Panginoon at hindi nila siya nakilala. Hanggang doon sa bandang huli, this verse na aking nabasa, doon lang nila nakita ang Panginoon at sila'y muling nabuhayan ng loob. Pangpito na ginawa sa kanila, kinatagpo niya kinagabian ng kanyang mga alagad upang ipakita na siya ay buhay. So kinatagpo niya ang lahat ng kanyang mga alagad at patunayan na siya'y buhay. Ang sabi sa John 20 verse 19 hanggang sa mga sumusunod talata. Sabi dyan, kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Then in verse 20, pagkatapos nito ay pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. So dito makikita natin the Lord Jesus Christ proved to this disciple na siya'y muling nabuhay at buhay na buhay sa oras na yon. And then number 8, binigay at ginawa sa kanila, tiniyak niya kay Tomas ang kanyang muling pagkabuhay.
So merong isang alagad na hindi talaga lubos ang makapaniwala hanggat walang katibayan. Kaya siya tinawag na doubting Thomas. But then again, in verse 26, in John chapter 20, makikita natin sabi niyan, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Thomas. Nakasaramang pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. In verse 27, at sinabi niya kay Thomas, tingnan mo ang aking mga kamay, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Verse 28, sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Then in verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang daming naganap sa araw ng pagkabuhay na yon, tanda ng isang dakila at malwalhating araw. Para sa atin ngayon, higit sa 2,000 taon ang lumipas, ganun pa rin ang mensahe ng muling pagkabuhay. Kailangan nating marinig ang mabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay. Siya ay buhay ngayon at meron tayong malaking pag-asa sa inaharap. Ang taong nakulong na sa kasalanan at walang nakikitang paraan para makalaya sa kulungang yon na kanyang kinalalagyan, ay dapat makilala si Jesus na gumawa ng paraan upang maging malaya tayo sa kasalanan. You need to know that if you come to Jesus for salvation and for help, that He will be there to hear you, to save you, and to help you through this life. Everyone here needs to know that Jesus is alive. Lahat tayo, kailangan nating malaman na si Jesus ay buhay. Dahil ang sabi sa Revelation chapter 1 verse 18, namatay ako ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay at ang matinding mensahe ng muling pagkabuhay na huwag na nating kalimutan pa. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. It was a morning of solemn reflections. It was a morning of startling revelation. Pangatlo po, iyon ay isang umagang puno ng kamangha na pagkamulat. Sabi nga po, namulat sila. Ang sabi doon sa verse 36, sabi niya, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila na nagsasabi, sumainyo ang kapayapaan. Verse 37, natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. In verse 40, abang sinasabi niya ito, pinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Verse 41, parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya't tinanong sila ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? So dito makikita natin, verse 42, sabi niya siya, binigyan nila ng isang iwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. It was a morning of stunning realization. Dito makikita natin, habang takot na takot sila na nasa upper room, isang imala ang naganap sa kanilang harapan. Si Jesus, na namatay 3 na ang nakalilipas, ay biglang tumayo sa gitna nila. Natakot sila, naisip nila ay mayroong multo. Subalit, sabi dyan, nakita nila ang isang napakagandang balita, ang Panginoong Jesus ay nasa kanilang harapan. Ipinakita niya ang mga pinagpakuan sa mga kamay at paa niya para patunayang totoo siya at totoo siyang muling nabuhay. So dito makikita natin, pinaipo niya ang kanyang sarili sa kanila. Umupo siya at kumain. Marami sa kanilang hindi naniniwala hanggang sa mangyari ang oras na yon. Now, they are convinced Jesus is alive. The statement, and while they yet believed not for joy and wondered, means that it seems too good to be true. They were besides themselves with joy, could not believe what they were seeing. It was an exciting moment for the disciples of our Lord. Ito ang kailangan maganap sa buhay ng maraming tao ngayon. Kailangan malaman nila na si Jesus ay higit pa sa sanggol sa sabsaban. Higit pa si Jesus na nakapako sa krus. Higit pa siya sa kasaysayan ng anuman. Siya ay buhay at totoong at siya lamang ang pag-asang kailangan ng ating lahat upang hindi mahulog ang sino man sa impyerno at para makarating sa kalangitan. Kailangan nating makuha ang katotohanan ito. Hindi ito pambubola o pambubuyo. This day is about Jesus. It's about the fact that He died for our sins.
while we were sinners. Ang sabi diyan po sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So dito makita natin, it is about fact that he was buried and 3 days later, he kicked the back door out of the tomb forever and made a way for you and me to enter into eternal life by your merely trusting him as Savior. So dito makikita natin, sino si Jesus sa iyo? Yan isang malagang katanungan. Pwede natin ngayong pagbulay-bulayan yan, sino si Jesus sa iyong buhay? Siya ba ang isang kasaysayan na narinig mo lang? O siya'y totoong nandyan sa iyong puso ngayon? Kung alam lang natin na si Jesus ay namatay, hindi na, ibig sabihin, hindi tayo maliligtas at ang ating mga kaluluwa ay mapapahamak. If we really just know that story, kung istorya lang, isang kasaysayan lang ang alam natin. You have to know him in a personal and real way before you can be saved from your sins and from eternity in hell. Who is Jesus to you? It is a question that must be faced by all men. At kasama ka dyan, kapatid. Sino si Jesus sa iyo? Tinanong ito ni Jesus sa kanyang mga alagad. Jesus posed it to his disciples. In Matthew 16:15, sabi niya, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Another question that needs to be asked and answered is the one asked by Pilate. Ito yung isang tanong na dapat nating sagutin na itinanong ni Pilato. Ang sabi niya sa Matthew 27 verse 22, what shall I do then with Jesus which is called Christ? Ano ang iyong kasagutan sa mga ganitong kalagayan? Ano ang aking gagawin sa tinawag nilang si Jesus na ang Kristo? Ano ang iyong kasagutan sa mahalagang katanungan na ito? It was a morning solemn reflections. It was a morning of starting revelation. It was a morning of stunning realizations. Pangapat po, nanapit nating makikita sa aral ng muling pagkabuhay, yon ay isang umagang puno ng spiritual na tagumpay. It was a morning of spiritual repercussions. In verse 44, sabi sa Lucas 24, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, itong tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. In verse 45, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. In verse 46, sinabi niya sa kanila, ganitong nasusulat, kinakailang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Verse 47, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. In verse 48, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. So kaya po siya nagpakita sa kanila, nagkaroon ng sabi nga, spiritual na repercussion ang pangyayaring yon. As they ate the first resurrection morning, Jesus began to tell his disciples that God's plan was to save the world. They had been called by the Father to be witnesses of that and they were to spread the news that great spiritual victory had been won when Jesus arose from the dead. Kailangan sila ang magpatunay kaya sa kanila nagpakita ang Panginoon Jesus. When Jesus arose from the dead, nang siya'y muling nabuhay, some very old enemies that had plagued man since sin entered into the world were forever defeated. Nang siya'y muling nabuhay, anumang sumpa na kumabit sa buhay ng tao, lahat ng yun ay natalo. Ano po yung mga natalo na yun? Una, death was defeated. Imagine the struggle that ensued early that morning as death had to give up the prince of life. So dito po, tinalo niyang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. So dito makikita na no more would death be able to claim the victory and sting the human race with its bitter curse. Ito na po yung isang tagumpay na kahit sa lahat ng tao mananalig sa kanya, ay nawalan na ng tagumpay at natalo ang kamandag ng kamatayan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Jesus entered into death's domain and rendered it helpless. Now for the child of God, death is merely the doorway from this land of sorrow to that heavenly land of splendor where every tear shall be wiped from every eye and the saints of God will live forever in the glorious presence of our exalted
Savior. Sinasabi po yan sa banal na kasulatan that death is defeated. Hell was defeated. Ang impyerno rin ay natalo sa mga oras na yon sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. When Jesus entered death for mankind, He descended into a place called hell. He went to the paradise portion of the land of the dead. Nagpunta po siya doon para sabihin na siya ay nagtagumpay at lahat ng namatay na nanalig sa kanya ay di pwedeng mahulog doon sa kaparusan na yon. So dito makikita natin, Jesus went there and proclaimed liberty to those who had died looking forward for His coming in faith. So lahat ng nanalig, hindi sila kayang kunin at ilagak doon sa kaparusahan. When He rose from the dead and ascended to His Father in heaven, the Bible tells us that He took those souls with Him to the Father in heaven. All those who believe in Jesus go directly to the Father when they leave this world. Hell has forever been removed from the child of God. That's why hell was defeated. Pangatlo, the grave was defeated. Another enemy that died that day was the grave. All this life, man lives in fear of that moment when he will lay down his body in death. Lahat yan kinatatakutan. Anlin, ang tunay na mangyayari, ang pagkamatay at ililibing ka doon sa libingan. I am afraid that we have the wrong perspective when it comes to the grave. The hole in the ground is nothing more than a place to store this old, worn-out, sin-ridden carcass until the day of the resurrection. When we leave this place down in death, our spirit ascended to the Father in heaven. The next time we will see our bodies, they will be glorified and will be like His body. Ang katawang ito ay muli mabubuhay at papalitan ng isang malwalhating katawan. Ang ibig sabihin niyan, the grave was defeated. One of these days, the grave will have to give up the body that has been placed there, and that body will be forever changed into one just like that worn by our Savior, the Lord Jesus Christ. The casket has become a hope chest, holding within body that will be raised from the dead, glorified and taken to heaven. So dito po makikita natin, maliwanag that grave was defeated. Pangapat, sin was defeated. Ang kasalanan, natalo na. Now, in truth, sin had been taken care for 3 days early on the cross. Doon po sa tatlong, bago po yung umagang kay ganda na yan, doon po sa krus ng Kalbaryo, doon tinalo na ng Panginoon ang kasalanan. But the resurrection of Christ from the dead is the Father's, sabi nga, amen to the sacrifice of the Son on the cross. A dead Savior, sabi nga po, saves no one. Ang isang patay na tagapagligtas, wala ni isa man na maliligtas. But one who is alive can save all who come to Him by faith. At yan ang ating Panginoon Jesus. Siya'y isang buhay at hindi patay na tagapagligtas. Yan ang sabi sa Hebrews chapter 7, verse 25. Number 5, na natalo, Satan is defeated. Si Satanas ay natalo ng muling pagkabuhay. I'll mention just one more enemy that took a beating that day. His name is Satan. The devil, old slewfoot, the dragon, the accuser of the brethren, that old serpent, whatever name you want to call him, the outcome is the same. Talong-talo po siya. He is the enemy of God and of the people of God. He tried every way he could to short-circuit God's plan to the cross. The babies in Bethlehem, the storm on Galilee, the temptation, the oppression in Gethsemane. Lahat pong yan, ginawa niya ng paraan para pigilin ang araw na to ng pagkamatay at muling pagkabuhay. But then again, he failed. Hindi po siya, nabigo po siya at ang nagtagumpay ang Panginoon. To defeat Satan, Jesus endured every temptation. He weathered every storm and made it to the cross. When he cried out, "It is finished," Satan heard the foundation under his kingdom begin to crack. 3 days later, when Jesus arose from the dead, Satan witnesses the total destruction of every plan and every scheme. He saw his power broken and himself judged. He was defeated forever by the Lord Jesus Christ. So dito po makikita natin, naintindihan po ba natin ngayon ito? Do you understand it yet? Because Jesus lived, you and I can be saved by the grace of God. Dahil si Jesus ay nabuhay na muli, ikaw ngayon at ako ay pwede nang maligtas sa mayamang
sa pamagitan ng mayamang biyaya ng Diyos. Because He lives, we can have our sins washed away forever. Dahil sa muling nabuhay, ang ating mga kasalanan yan ay pwede ng ugasan para sa walang hanggan. Because He lives, we can go to heaven when we leave this world. Dahil sa muling nabuhay, tayo ngayon, kapag namatay at ililisan sa daigdig na to, tayo'y pupunta ng kalangitan. Because He lives, the grave has no power over those who believe. At dahil sa muling nabuhay, ang anumang libingan ay wala ng kapangyarihan sa mga taong mamamatay na nananalig sa Kanya. Because He lives, eternal life is our present possession. Dahil sa muling nabuhay, ngayon, ang tanging kayamanan na nasa atin ay ang buhay na walang hanggan. Because He lives, one day we will live with Him in that heavenly city. Dahil sa muling nabuhay, isang araw, mabubuhay din tayo doon nakasama sa banal na siyudad na iyon. Because He lives, I'll never have to take a step in this world alone. Dahil sa muling nabuhay, ngayon hindi na ako mabubuhay ng mag-isa, kasama na siya. Because He lives, there is hope, there is help, and there is home awaiting us in eternity. Dahil sa muling nabuhay, tayo ngayon meron ng pag-asa, meron ng tutulong, at meron ng isang tahanan na naghihintay sa atin doon sa walang hanggan. Because He lives, I am alive, you are alive. Dahil sa muling nabuhay, buhay ka, buhay ako. Because He lives, my sins have been removed as far as the east is from the west. Because He lives, my name is written in the Lamb's Book of Life. Dahil sa muling nabuhay, ang aking pangalan at ang iyong pangalan na nananalig sa Kanya ay isinulat sa aklat ng buhay. Because He lives, God is my Father and God is your Father. Because He lives, sin has no more dominion over me. Because He lives, I am saved forever. Dahil sa muling nabuhay, wala nang anumang pangahawak, sabi nga, pagdodomina sa aking buhay ang kasalanan. Dahil ikaw at ako ay ligtas magpakailanman. The list could go on forever until we had exhausted all the vocabulary and language of men. When we need to understand today is that He lives. Have you come to the realization? Nakarating na po ba tayo sa ating pag-iisip at pagbubulay-bulay? That Jesus is alive and that He is who you need. Si Jesus ay buhay at siya yung iyong kailangan. Naintindihan ba natin that do you understand what will happen if you die without Him? Kung tayo mamamatay na hindi natin siya kasama, tayo po'y mapapahamak. Do you realize that there is no other way into heaven than through the Lord Jesus Christ? Naisip mo na ba na walang ibang paraan para makarating sa kalangitan kundi ang ating Panginoon? Did you know that His death was for you? Alam mo ba na ang kamatayan yun ay para sa iyo? Did you know that His death will not mean anything to you until you bow before Him in repentance and humility and confess your sins unto Him? Hindi magiging makabuluhan ng kanyang kamatayan sa iyo hanggat hindi ka lumuluhod sa kanyang harapan, nagsisisi ng kasalanan at nagpapakumbabang tanggapin ang kanyang pagpapatawad, paglilinis sa iyong mga buhay. Did you know that you could do that everything today and be forever saved today? Pwede mong gawin niya yun at maliligtas ka ngayon hanggang sa walang hanggan. Did you know that you can bow before a risen Savior today and worship Him? Ngayon, pwede ka nang lumuhod sa isang buhay na tagapagligtas at sambahin siya. Did you know you could thank Him for His grace, His love, and the fact that He is alive? Today would be a wonderful day to come before the Lord and renew your commitment to Him. It would be a wonderful day to thank Him and praise Him for His blessings in your life. It would be a wonderful day to call on the risen Savior and trust Him for salvation, cleansing, help, or any of the many other things we humans desperately need. Kailangan sa araw pong ito, na-realize na natin, naintindihan na natin bakit merong namatay na isang tagapagligtas ng pangalan na yung Panginoong Jesus at muling nabuhay. Bakit? Para po sa kabuuan, sa buhay na ito tayo mapabuti at sa buhay na darating, tayo ay hindi mapahamak. Kaya sa umagang ito, kapatid, isang mahalagang desisyon ang pwede mong gawin. Ang siya ay tanggapin, pagariin, papagariin sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Upang ang muling pagkabuhay na ito, ang biyaya ng muling pagkabuhay na ito ay iyong matamasa sa iyong buhay. Pinagpapala kita, dalain ko ng pagpapala
at biyaya para sa iyo, maganap ang lahat ng ito sa iyong buhay. Tayo manalangin. Banalaming Diyos, minsan pa maraming pong salamat sa oras na ito. Pinagpapala po namin, O Diyos, ang bawat isa sa mensahe po ng muling pagkabuhay. Ikaw po ang Diyos na aming buhay. Ikaw po ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na nagpapala, Panginoon. O Diyos, marapatin mo po sino man sa amin at sino man makakarinig muli ng mensahe ng muling pagkabuhay na sadyang hindi pa nagkaroon ng isang tunay na realization at tunay na pagtanggap sa iyo. Marapatin mo po, O Diyos, na lagakan mo po siya ng iyong mayamang biyaya ng pag-aari. Pumasok ka po at patuloy kanyang may welcome sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At kami po ngayon nananalig na nawa patuloy po naming panghawakan ng maigpit, O Diyos, at ipamuhay ang aral ng muling pagkabuhay upang hindi po kami mawalan ng pag-asa sa anumang nangyayari, sa anumang magaganap, sa anumang darating at kailanman ito magaganap ang iba't ibang bagay. Kami mananatili pa rin buhay ang pag-asa, buhay na buhay ang pag-asa dahil meron kaming isang buhay na tagapagligtas, hindi patay na tagapagligtas. Kaya marami pong salamat, O Diyos, sa iyong mayamang biyaya na ipinagkaloob mo po sa amin sa umagang ito. Maingat sa iyo pong pangalan, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat pagdakila. Ito pong aming dalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, minsan pa, marami pong salamat sa inyong panonood. Patuloy, subaybayan niyo po ang pangaral na ito tuwing araw ng Linggo sa iba pang mga araw. At kung kayo naman po ay nasa bahay, nanonood, pwede niyo pong igrupo ang inyong pamilya at magkaroon po kayo ng interaksyon. Tanungin niyo po kung ano ang kanilang naging bagong kaalaman at napatunayan sa aral ng muling pagkabuhay. Marami pong salamat and God bless us all.